Pagpalain po ang lahat ng mga kapatiran, mga kaibigan at patuloy na sumasama sa atin dito sa atin pong online ministry. At ano man pong inyong kalagayan ay dalangin ko po na samahan kayo ng Panginoon at patuloy na bigyan ng pag-asa sa buhay sapagkat hindi talaga madali itong buhay na meron tayo ngayon. Ano? Ang dami pong mga hamon, kaliwat kanan at minsan harap likod pa. Pero sa biyaya ng Panginoon, tayo po'y nananatiling buhay at merong pag-asa. Kaya naman, tayo'y umaasa sa Panginoon at ito ho, pinag-aaralan natin ang kanyang salita upang tayo po'y patuloy na maging matibay sa ating pagsunod sa kanya. Sa oras na ito, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Yung discipleship, isang paksa na maaring isang napaka-pamilyar na paksa. Pero alam niyo po bang ito'y napakabigat at napakalalim. Kaya po sa loob ng ilang minuto, samahan niyo po ang inyong lingkod at yan po ang ating pag-uusapan. Ang pamagat po ng ating pag-aaral sa oras na ito ay the requirement of following Jesus. Meron bang requirement para tayo sumunod sa Kanya o basta gusto na lang nating sumunod? Bahala na ang ating Diyos o bahala na kung ano mangyari. Sa Biblia, maliwanag po kung ano ang hinihingi ng ating Panginoon sa mga nagnanais na sumunod sa Kanya. So, kayo po'y may mga Biblia, samahan niyo po akong magbasa. Mula po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 8, ang talata po ay 18 hanggang 22. Ito po ang ating mababasa. When Jesus saw the crowd around Him, He gave orders to cross to the other side of the lake. Then a teacher of the law came to him and said, "Teacher, I will follow you wherever you go." Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nets, but the Son of Man has no place to lay his head." Another disciple said to him, "Lord, first let me go and bury my father." But Jesus told him, "Follow me and let the dead bury their own dead." Sa pagkakataong ito, yung dalawang tao na lumapit sa ating Panginoon ay parehong nais na sumunod sa ating Panginoon. At yan po ang ating bubusisiin sa loob ng ilang minuto at pag-aralan po natin ano ba talaga ang mga requirements o mga kinakailangan para tayo ay maging mga tagasunod ng ating Panginoon. Napansin po natin na nung si Jesus ay nandito sa lupa, ay talagang siya'y sinusundan ng tao dahil sa magagandang mga turo niya at nakakita sila ng mga himala na ginagawa ng ating Panginoon. May mga tao na gustong maging tagasunod ni Kristo at talagang gusto kasi lang matuto ng maraming mga bagay mula sa Kanya. At meron din namang mga sumusunod sa ating Panginoon dahil gusto nilang makaranas at laging makakita ng mga himala sa kanilang mga buhay at sa buhay ng mga ibang tao. Hindi po yan nalalayo sa panahon po natin ngayon na maraming na-attract sumunod sa ating Panginoon because they are impressed with the teachings of the Bible or they would want to experience miracles or mga sagot sa mga panalangin. Sa pagkakataong ito, sa atin pong pag-aaral dito sa text na atin pong binasa, merong dalawang individual na nagre-represent ng mga tao sa panahon natin ngayon. Ang una po ay yung hasty scribe na gustong maging disipulo ng ating Panginoon. Yung ikalawa naman ay yung reluctant disciple who needed to be reminded of what it meant to be a disciple of Jesus Christ. So ito pong passage na atin pong binasa ay nagpapaalala sa atin ng requirement sa ating pagsunod sa ating Panginoon. At kung talagang seryoso tayo na susunod sa Kanya, ay maintindihan po natin yung kinakailangan. So dalawang mahalagang puntos po ang gusto kong ibigay sa atin sa pagkakataong ito. Unahin po natin yung example ng hasty scribe. Okay? So dito po makikita natin unang puntos. Be willing to count the cost. That's the first requirement to follow Jesus. Be willing to count the cost. Handa ba tayo? Meron palang cost ito na dapat ay pinaghahandaan natin yung pagsunod sa ating Panginoon. Ano ba yung offer ng scribe?
well, the scribe's offer, he expressed a willingness to follow Jesus anywhere, kahit saan, no? At talagang yan ay isang commendable offer. But, ang tanong, alam niya ba yung kanyang sinasabi talaga? Paano tumugon ang ating Panginoong Jesus? Ang ating Panginoong Jesus ay tumugon sa kanya at nagsabi doon sa scribe that he was homeless. Wala siyang bahay. And as an itinerant minister or preacher, si Jesus Christ, wala nga siyang matawag na kanyang bahay. And marami siyang mga gabi na kung saan ay ginugugol niya sa lugar kung saan ay wala siyang bubong na matutuluyan. Walang covering yung kanyang ulo na ulanan, na initan, nalalamigan. Ano? So pinakita niya yung realidad na wala akong bahay. Kung susundan mo ako, eh hindi lang sa bahay kundi wala akong property. So to follow Jesus that time, eh talagang mabigat. Ibig sabihin, kinakailangan iwanan mo ang lahat sa iyong buhay. Siyempre, sa panahon natin ngayon, hindi na po ganyan ang kalagayan. Eh, pero during that time, makikita natin yung example nila Pedro, nila Andrew, nila James, nila John, at marami pang mga naglingkod sa ating Panginoong Jesus that they need to leave everything. No? At makikita rin natin dun sa Matthew chapter 19, verse 21, na yan din yung ini-encourage doon sa rich young ruler, no, na kinakailangan willing kang hindi kumapit doon sa mga pansamantalang mga gamit o properties or material na bagay para lamang sa pagsunod sa ating Panginoon. So, straightforward, sinabi ng ating Panginoon na siya ay walang tahanan, ni wala nga siyang unan na mahigaan. So, here we can see that one needs to count the cost before becoming a disciple. Kinakailangan po, we need to count the cost. Kumbaga, tansyahin natin, kwentahin natin, ano ba yung mga dapat kong isakripisyo, no? Mga bagay na dapat kong paghandaan. As Jesus told the multitudes who followed Him, one does not have to become homeless to follow Jesus today, pero kinakailangan, we need to love Him more than our family and life. And we need to forsake all by making Him the Lord and ruler of our lives. So in our zeal to follow Him and win souls, do we neglect to tell people the cost of becoming a disciple of Jesus? May mga pagkakataon na nakapagbibigay ng mga maling pangako yung ibang mga mangangaral na sinasabi, pag sumunod ka kay Jesus, lahat ay nasa iyo na. Ang totoo po noon, baliktad. Kinakailangan matuto ka na alamin mo kung ano yung cost. And the cost of observing all that Jesus command is for us to sacrifice kung ano man yung meron tayo at dapat alam natin yan. A cost that might require a radical change dito sa ating buhay na ito. Minsan, kinakailangan mong mag-quit ng job, iwanan yung mga dati mong mga kaibigan, o barkada, magbago ng lifestyle, getting out of yung mga maling relationship, at higit sa lahat, yung magsisi sa ating pong mga kasalanan at mamuhay ng matuwid para po masunod natin yung talagang nais ng ating Panginoon. So, ikaw na nakikinig at nanunood sa pangangaral na ito, parahil pareho tayo ng desire. Ang gusto natin ay sumunod sa Kanya, sundin natin ang Kanyang kalooban, at maglingkod tayo sa ating Panginoon. Well, of course, that is wonderful. Maganda yan. Yan ang gusto ng Panginoon na tayo po ay maging mga alagad niya, mga taga-sunod niya. But we should remind the people o mismo ang ating sarili na meron pong cost na involved dito at kinakailangan natin na i-consider yung cost na yan bago tayo tuluyang mag-commit kung talagang tayo ba ay susunod sa ating Panginoon. And for those who are already disciples, kung kayo, alam nyo na kayo ay disipulo na ng ating Panginoon, and you consider yourself a disciple of Jesus Christ, we must not forget na itong requirement na ito na hiningi ng ating Panginoon sa atin ay dapat na nagpapatuloy. And secondly, pag-usapan natin, in the case of the reluctant disciple, we are reminded
that we need to be willing to pay the price. That is our second point, no? Kanina, counting the cost. Ngayon naman, we need to be willing to pay the price. Para kang merong isang proyektong gagawin, papatayo ka ng bahay, kinakailangan magkwenta ka muna. Alamin mo kung kasya ba yung budget. Ayan. So, dun sa iyong proyekto, dun sa iyong gustong gawin, meron ka bang sapat na budget? At kapag ka nakagawa ka na ng pagkukwenta o yung costing, ika nga, ang tanong doon, handa ka bang pakawalan yung pera na yan? Handa ka bang magbayad para yung iyong mini-meeting project, yung iyong mini-meeting tahanan, yung gustong-gusto mong magkaroon, ito man ay gamit o property, ay handa ka bang bitawan yung pera na meron ka? O sapat ba yung pera na meron ka para bayaran? So, in the case of discipleship, we need to be willing to pay the price. Tingnan natin yung request ng reluctant na disciple nung siya'y lumapit sa ating Panginoon. Well, he desires to forgo following Jesus in order to bury his father first. No? Parang, pagka tinignan natin, parang ang ganda ng dating nung kanyang pagkakasabi sa ating Panginoon. It sounds like he is a devoted son. And meron bang mali doon sa kanyang sinabi sa ating Panginoon? Wala naman tayong nakikitang pagkakamali sapagkat siya isang responsableng anak, mahal niya yung kanyang pamilya, at gusto niya maging mabuting patutuo sa kanyang family na ayaw niyang iwanan na basta na lamang yung kanyang tatay na namatay at bahala na yung mga kamag-anak niya na magpalibing dito. Pero, kung titignan natin, sinang-ayunan ba ni Jesus yung kanyang request? Well, let's take a look at the Master's response. Ano ang naging tugon ni Jesus Christ dito? Jesus tells him to follow him and let the dead bury their own dead. Nakita natin yan dun sa verse 22. Parang, pag tinignan natin kung ikaw ay pro-family, parang si Jesus Christ walang pakialam sa pamilya. Ano ba namang klaseng sagot yan? Well, ang ibig sabihin niyan, let the spiritually dead bury the physical dead. Ang ibig sabihin niyan, meron ka namang kasama sa iyong pamilya na pwedeng mag-asikaso. Magmula ngayon, kung talagang pinipili mo na sumunod sa akin, meron kang bagong prioridad. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon doon sa reluctant disciple. Ang pinaparealize ni Jesus doon sa tao na ito o sa atin is that becoming a disciple is a higher calling. Meron tayong mas mataas na responsibilidad at focus sa buhay. And Jesus often made it clear to follow Him means putting Him before our family. Mas higit dapat yung pagpapahalaga sa pamilya o sa kung sino pa man sa mundo na ito sapagkat siya po ang dapat una sa atin. So as he set the pattern, nakita natin na nung si Jesus ay nabuhay dito sa lupa bilang tao, hindi niya po priority yung kanyang pamilya. Hindi dahil wala siyang pakialam sa kanyang pamilya. He loves his family so much. Pero mas mahalaga yung kanyang misyon at yun yung binigyan niya ng mas higher priority at yun din yung gusto ng Panginoon para sa atin. So, we need to pay the price of being disciples. Tatandaan po natin yan, no? We need to pay the price of being disciples. At bilang mga disipulo, we are taught there may be a price to pay to remain faithful. Kagaya ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, alam naman natin yung naging buhay niya. Maganda yung kalagayan niya noon bilang isang pariseo, ginagalang, matalino, at meron siyang posisyon para i-persecute ang mga mananampalataya. Pero anong ginawa ni Apostol Pablo? He counted the cost and then he paid the price. Dati siya ang antagonist, siya ang kontrabida sa mga mananampalataya. Tinutugis niya yung mga mananampalataya, pinapapatay niya yung mga mananampalataya. Pero dumating sa point na siya na ngayon yung hinahunting at siya na ngayon yung tinutugis. Sa magandang halimbawa po yan. Ano? Kaya nga si Apostol Pablo, isang nagiging magandang halimbawa para sa atin upang maging, kumbaga, ay panuntunan natin at
na makita natin na talagang hindi madali ang pagsunod sa ating Panginoon. At kapag ka inuna natin ang ating Panginoon, may mga pagkakataon na mamimiss natin yung family gathering. Again, hindi dahil sa wala tayong galang, wala tayong respeto sa ating pamilya, but because we believe that there is a higher calling. No? Well, may mga pagkakataon naman na kinakailang balansehin po natin ito para maging mabuti tayong patutuo sa atin pong pamilya. Pero when the going gets tough, ibig sabihin ay dapat talaga alam natin kung ano yung ating priority. Naalala niyo po ba yung panahon na si Mary at si Martha nung bumisita ang ating Panginoong Jesus sa kanilang tahanan? Hindi ba't si Martha ay abalang-abala doon sa kusina? Gustong-gusto niya ipagluto si Jesus Christ at talagang alam niya kung ano yung paborito ng ating Panginoon. Pero sabi niya, si Mary, pinili ni Mary kung ano yung mas nararapat. Anong ginawa ni Mary? She sat down doon sa may paanan ni Jesus Christ at siya'y nagsimulang manambahan sa ating Panginoon. So ganun din po tayo. Maybe the choice that we need to make or mga bagay na gagawin natin ay maaring hindi maintindihan ng mga tao sa ating paligid. Pero ito po ay isang bagay na nakakaluwalhati sa ating Panginoon. Sa panahon natin, marami po mga distractions. Kagaya ng kapag gusto nating sumunod sa ating Panginoon, dyan darating yung mga jobs na i-offer sa atin para lang ma-distract tayo. At mas pipiliin natin yun. Siyempre, lalo na kung ito'y may kaakibat na pera. No? At hindi lang yun, yung mga kaibigan natin na maaring iiwanan tayo dahil sa ating commitment o yung ating pagtatalaga sa ating Panginoon. Ang tanong doon, ano ba ang pipiliin natin? Mananatili ba tayong tayo ay iku-consider natin yung material na bagay, yung ating mga kaibigan, yung mga mahal natin sa buhay? At si Jesus ay huling prioridad. Kasi inisip naman natin, maintindihan man ako ng Diyos eh. At siguro hindi pa ito ang time. Yan ang madalas ang sinasabi ng iba. Pero tatandaan po natin, talagang nais nating sumunod sa ating Panginoon bilang mga pinili niya ay dapat we need to be firm sapagkat yung pagsunod sa ating Panginoon meron pong requirement. At yung requirement na yan, kung hindi natin kayang ibigay sa Kanya, aba, hindi po tayo karapat dapat na tawaging mga disipulo ng ating Panginoon. Sa ating pong pagwawakas, sa maraming lugar, sa maraming pagkakataon, ang mga churches ay nagsasuffer dahil sa, sabihin na natin, yung neglect on the part of the believers. Bumabagsak yung attendance, yung paglilingkod nagiging parang minimal na lang, yung discipleship ay pinapractice lang kapag ka-convenient o nagiging program na lang siya. At maraming dahilan kung bakit ito nangyayari. At tatandaan po natin, ang totoo niyan, sapagkat madalas hindi po naintindihan ng tao, ng mga mananampalataya, ng mga disipulo themselves, kung ano ba talaga yung cost. At marami po ay hindi willing na magbayad ng tamang presyo. Ngayon po, sa oras na ito, marami po ang mga tao sa ating paligid na maaring hindi makakaintindi sa atin pong gagawing desisyon na tayo'y tunay na susunod sa ating Panginoon. Pero kung yan ang laman ng puso mo, yan ang hamo ng Diyos para sa atin. This is one of the paradoxes of Christianity. Yung salvation na inoffer sa atin ng ating Panginoon ay libre. Pero para maging libre, it comes at a very high cost. Jesus truly paid it all. So no one can earn their salvation. Wala pong pwedeng makakuha ng kaligtasan na yan. But as our Savior and Lord, He requires that we have the servant mentality. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya iwanan ko po ito, mga salita na ito, sa bawat isa sa atin sa pagkakataon. So likewise, you, when you have done all those things which you are commanded, say, we are unprofitable servants. We have done what was our duty to do. Yan po ang sabi sa Luke chapter 17, verse 10. Ito po mga tanong na gusto kong iwanan sa atin. Have you counted the cost? And are you willing to pay the price? Both
are required to follow Jesus. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.